Ang Hanjin Heavy Industries and Construction Philippines ang itinuturing na pinakamalaking dayuhang investor sa Subic Bay Freeport Zone. Sa kasagsagan ng operasyon nito, meron itong tinatayang 30,000 na mga manggagawa. Nasa industriya ito ng shipbuilding, construction at land services. Pero hindi ito nakakabayad ng tinatayang $400 million na utang sa mga bangko sa Pilipinas, bukod pa sa $900 million sa mga Korean banks. Ngayon, gusto ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na ang gobyerno ang sumalba sa Hanjin. Tutal, marami naman daw kailangang bilhin barko ang Philippine Navy, Coast Guard at maging ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sabi ko, baka wala tayong pera. Sabi ni Senator Lacson, meron. Yung kinawa natin sa DPW is 75. That's more than enough for this kung kailangan natin gamitin. Nabanggit na raw ito ni Secretary Lorenzana kay Pangulong Rodrigo Duterte, sabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo. Pero wala pa raw desisyon ng Pangulo dito. Ang parang ginabi lang yung business na, hindi na natin. It's just a proposal. Sa tingin ni Panelo, may benepisyo din naman kung ang gobyerno magpapatakbo sa Hanjin. Bakit, sir? Bakit hindi? Eh, may income yun. I understand the number 4 world in the world ranking in shipbuilding. Ang magandang kita yun. But just a proposal, tingnan natin. Tutol naman si Senator Antonio Trillanes IV sa mungkahing ito. Mapupunta yan sa Davao Group at sa Chinese companies na kapartner nila. Huwag muna tayo makialam kasi under rehabilitation yan ng mga bangko. Kasi once pumasok yung gobyerno kuno, may papaboran lang yan ng mga kumpanya. Nitong Lunes, opisyal ang inilagay ng Olongapo City Regional Trial Court Branch 72 sa corporate rehabilitation ng Hanjin. Ito rin ay batay sa petisyon ng Hanjin sa korte na voluntaryo sila magre-rehabilitasyon na inihain nila noong January 8. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.